guys, good morning. Welcome back to my channel, Skills Pam TV. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at pakipindot na rin po ng bell button para patuloy kayong ma-update sa aming mga videos. Tayo po ngayon ay gagawa ng apritadang jackfruit. So, ganito po ang pag-process niyan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po gawin ang jackfruit na gulay na gagawin nating apritada. So, tunghayan po natin ang ating pong pag-process. Pag-process din yung kanyang pinakasabaw ng niyog, yun pong gagamitin natin para mas malasa pa yung ating lulutuin. Ito yung kanyang ito yung kanyang sabaw. So sa primerong gata ay kukuha tayo ng isang baso muna. Yan, isang baso. Tapos ipaprocess natin ito. Ito. Para makuha natin yung gata, kinakailangan ay pigain natin mabuti yung niyog para yung kanyang katas ay talagang makuha natin. So pigain natin yung mabuti siya. Ayan guys. Dito kasi sa amin sa probinsya itong ginagawa para magkaroon tayo ng gata. Yan, ganito. Unlike sa mga syudad na meron ng nabibiling mga artificial na mga gata. Ayan guys, ito yung kanyang nakuha natin na gata. So, ayan guys, meron tayong nakuhang gata na isang baso. Ito. Then next, ibabalik ulit natin ito. Tapos ngayon, lalagyan na natin ng pinakasabaw. Yung buong sabaw ng niyog, ilalagay natin dito ngayon. Para pipigain muli, ito kasi ang ginagamit natin sa pag-primerong luto ng ating apritada na langka. Ilalagay na natin dito sa lutuan.
Caldero. Yan. So ito guys yung kanyang mga ingredients. Ayan. Meron tayong sibuyas. Meron tayong karne norte. So ayan, karne norte. So ito na guys yung ating lulutuin, jackfruit. Ito, ang pagkakahihwa nito ay ganito, kalalaki. Ayan siya. Yan, ganyan kalalaki ang pagkakahiwa niya. So, ayan guys. So, ayan. So, ilalagay na natin ngayon dito sa sa ating pagkakalutuan sa kaldero. So, ayan. Busin natin lahat. Lahat talaga, busin natin siya. Ayan. Talagang ilagay natin siya lahat. Wala tayong ititira kasi para pag naluto, ito naman ay bumababa dito sa kaldero. So, ayan. So guys, ito hiwa-hiwa natin ang sibuyas. Ayan siya. Tanggalin natin ang balat. Kailangan yung ating sibuyas medyo madami para mas malasa yung ating gagawing apretadang langka o kaya jackfruit. Ayan. So ayan guys. So ayan, hiwa-hiwain natin ngayon.
ilagay siya natin dito sa laman natin. Then next, itong kanyang paminta, dinurog na paminta, ay ilalagay na rin natin. Huwag niyong kalimutan na maglagay talaga ng paminta kasi ito talaga ang nagpapalasa. Para, ayan. Dalawang paminta, ito. Then next, ay itong karne norte. Ito, karne norte, ilalagay na natin ito siya. Pagsama-sama na natin. So, ayan. So next, ngayon lalagyan na natin siya ng ketchup. Ito. Ayan. Ayan. Siya. Kiketchupan na natin ngayon. Ayan. Mula-mula. Ketchup. So ayan. So ayan, lalagyan natin siya ng ketchup. Tapos ang next dyan, para makuha itong asin nitong ketchup, ang ginagawa dyan, nilalagyan ng asukal. Lalagyan siya ng mix ng asukal. Mamaya pag naluto na siya, lalagyan natin ng asukal para itong asin nitong ketchup ay matanggal para balance yung kanyang pinaka tamis at saka asim para masarap siyang kainin. Kasi ang technique niyan kasi yung asukal ang pinaka nagme-mix talaga para mas lalong sumarap yung ating lulutuin. So ayan guys. So lagyan natin ng asin. Ayan. May asin. Then ngayon, ay ating isasalang na siya. Isasalang na natin yan siya. So ayan. Ito natin. So, ayan guys, isalang na natin. Hintayin lang natin mamaya ang result kung gaano kasarap yan. Okay. So, ayan na guys, yung niloloto natin na apritadang jackfruit. So, ang gagawin natin dyan ay babalik tarin na natin siya. So, ayan. Baliktad na siya. So, ito na guys, yung atin nilulotong apritadang jackfruit. Atin titikman na siya kung siya ay meron ng lasa. So, ayan. Malapot na yung kanyang yung sabaw niya, malapot na. So, titikman natin. So, ayan guys. Tama lang yung timpla. Pero medyo merong asim. May asim siya. Kaya so lalagyan natin ngayon siya ng sugar para yung kanyang asim at saka yung ay mawala. So ito yung
ito yung sugar. So, lalagyan natin siya ngayon ng sugar. So, ayan guys, yung sugar lalagyan natin. Yan. So, ayan guys. Para mawala yung kanyang pinaka-asim niya. So, ganyan. Ito rin kasi ang nag-mimix o nagtitimpla talaga sa atin sa mga niluloto. Kadalasan kasi sa ating pagluluto ay medyo kinukulang kita sa ating mga kwan. So, ang mix dyan, ang technique dyan ay asukar lang ang katapat niyan. So, ayan guys. So, ayan. Haluin natin para yung sugar ay lumasa. So, ayan guys. Atin titikman. Muli. Okay. So, medyo mayroon pa siyang asim. Tatanggalin natin talaga siya. So, ayan. Pag magluluto kayo nito, ay huwag niyong masyadong malaki ang apoy. Kasi kapag ka malaki ang apoy, ay nasusunog yung pinakailalim. So, tansyahin natin na yung apoy ay eksaktong-eksakto lang. So, ayan. Ayan. Mapulang-mapula na yung ating niluluto pa talagang apritadang-apritada na siya. So, ayan guys. Okay, ang timplada. So, ayan guys. So, huwag muna natin siyang kukunin basta-basta. Iyang tiyatawag yan, liitan lang natin yung apoy para yung pagkanyang pinaka nilagay natin na ingredients ay talagang matunaw. So, ganyan lang siya. So, guys, ito na. Natapos na yung ating pagluluto. Ito na yung kinalabasan niya. Apritadang langka o kaya jackfruit. So, ayan na guys. Kung inyong titikman ito, eksakto talaga lang yung lasa niya. Yung tamis at saka yung asim niya, eksaktong-eksakto lang. Kaya kung kayo ay gagawa ng ganito, sigurado mapapasarap yung kain ninyo. Talagang ito, pag ganito ang aming ginagawa, talagang ang lahat ng mga kumakain dito sa amin ay ito ang talagang unang nauubos. Kasi talagang masarap talaga siya. So, ayan guys. So, sa muli, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming channel, Skills Pump TV, para patuloy kayong maka-update sa aming mga videos at pakipindot na rin po ng bell button at mag-comment kayo at mag-like para patuloy ang ating pagbibigay hatid sa inyo ng aming pang mga videos. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Magandang umaga sa atin pong lahat.